inihahandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-anim ng Oktobre taong 2022. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Ecclesiastes, ang kabanata'y 11 at ang talata'y 1. Hindi maisa sa buhay ang kautusan ng Diyos kung hindi naglilingkod sa kapwa. Ngunit marami ang hindi isinasakabuhayan ang mahabagin at hindi makasariling buhay ni Kristo. Nagpapanukala at nag-aaral sila para lamang bigyang lugod ang kanilang mga sarili. Kumikilos lamang sila sangayon sa kanilang mga sarili. Mahalaga lamang ang panahon sa kanila habang nagtitipon sila para sa kanilang mga sarili. Ito ang kanilang layon sa lahat ng paglakad ng kanilang buhay. Naglilingkod sila hindi para sa kapwa kundi para sa kanilang mga sarili. Nilalang sila ng Diyos upang mabuhay sa sanlibutang kailangang gampanan ang hindi makasariling paglilingkod. Inanyuan nila sila upang tumulong sa kanilang kapwa sa lahat ng makakayang gawin. Ngunit napakalaki ng sarili na wala na silang makitang iba pa. Wala silang ugnayan sa sangkatauhan. Kagaya ng puno ng igos silang namumuhay sa ganitong paraan. Naginawa ang bawat pagkukunwari, ngunit walang bunga. Sa paghatol na ibinigay sa puno ng igos, ipinakikita ni Kristo kung gaano kasama sa kanyang paningin ang ganitong walang kabuluhang pagpapanggap. Sinasabi niya na ang nagkakasala ng hayagan ay may mas kakaunting pagkakasala kaysa kanyang nag-aangking naglilingkod sa Diyos. Ngunit hindi nagtataglay ng bunga para sa kanyang kaluwalhatian. Ako'y may pananagutan, isinaad ni Pablo. Sa mga Grego at sa mga Barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang, gayon din tayo. Sa pamamagitan ng lahat ng nabigay na pagpapala sa ating buhay ng higit kaysa iba, nagiging may pananagutan tayo sa bawat taong maaari nating tulungan. Hindi dapat itago ang mga katotohanang ito ni ipagkait. Hindi sa atin ang mga bagay na ating hinahawakan. At hindi kailanman dapat na malimutan na ang katotohanang ito. Tayo'y mga tagapamahala lamang at nakasalalay sa pagganap sa ating pananagutan sa Diyos at sa tao ang parehong kabutihan ng ating kapwa at ng ating sariling tadhana para sa buhay na ito at para sa buhay na darating. Isang maganda at mapagpalang umaga.